Kumusta mga kasaliksik? Noong nakaraang mga dekada ay pinredict ng maraming tao na dapat mayroon na tayong lumilipad na sasakyan sa kasalukuyang panahon. Kung kaya't alamin na natin kung totoo nga ba ang kanilang hula. Kaya mula sa eroplanong mukhang dinosaur hanggang sa lumilipad na surfboard ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang sasakyang lumilipad na babago sa buong mundo. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, kakaibang airplane. Si Alex Brady ay isang sikat na artist na popular sa kanyang mga iginuhit na disenyo ng mga eroplano na kung sakali raw gawing totoo ay talagang mong babago sa buong mundo. Sa kadahilan ng ang bawat isa sa disenyong ito ay mayroong kakaibang hugis sa titsura na sadyang naiiba kumpara sa ordinaryong mga eroplano, kung saan ang ilan sa mga ito ay nakabase ayon sa mga totoong hayop kagaya ng mga ibon at pati na rin sa dinosaur, habang ang iba naman ay parabang nanggaling pa mula sa science fiction na pelikula. Ang kakaibang itsura ng mga eroplanong ito ay para mapakita din daw ang creativity ng mga nagdedesenyo ng sasakyan, habang masisiguradong magagampanan pa rin ito ang kanyang gampanin bilang transportasyon sa ating kalangitan. Number 9, solar powered plane. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga eroplano ay gumagamit ng napakaraming mga gasolina para lamang makalipad at mapunta ng lugar na kanyang paroroonan, na hindi may tatangging nakakadagdag sa gastusin at paggamit natin sa ating fossil fuels na unti-unti nang nauubos. Kung kaya't ang bago at pinag-eeksperimentuhan ng mga ekspertong bagong uri ng eroplano ang maaari raw bumago sa mundo. Sa kadahilan ng kaysa fossil fuels ay tumatakbo ito gamit ang solar power na natural na nanggagaling sa ating araw, kung kaya't hindi ito nauubos. Ayon din sa mga eksperto ay sadyang magaan lamang ang mga solar powered plane na umaabot lamang ang timbang sa halos kasing bigat ng isang ordinaryong kotse, kung kaya't madali lamang daw itong magagawa kung sakaling maperpekto na ang disenyo at pagkakagawa nito. Number 8, Sky Cruise. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong eroplano na nakadisenyo upang maging tila ba isang lumilipad na hotel? Ito ay ang tinatawag na Sky Cruise na sinasabing kayang magsakay ng ligpas 5,000 katao na kagaya ng solar powered plane ay hindi mauubusan ng enerhiya para mapatakbo. Dulot na gagamit daw ito ng nuclear power na magiging dahilan para hindi na kailanganin pang lumapag muli ng sasakyan. Ang Sky Cruise ang magsisilbing tirahan na daw ng ilang mga tao habang sila ay nabubuhay, na higit na makatutulong daw upang makatipid tayo ng limitadong espasyo at lupa ng ating planeta. Ang sasakyan ay kokontrolin din ng AI, kung kaya't wala nang kailangan gawin ng mga taong sasakay at maninirahan dito, maliban na lamang sa pagpapatuloy ng kanilang ordinaryong buhay habang lumilipad sila sa ating kalangitan. Number 7, Copter Pack. Alam mo ba na mayroong kasalukuyang backpack na ibinibenta sa merkado kung saan pag sinuot mo ito ay pwedeng-pwede ka nang makalipad? Ito ay ang tinatawag na Copter Pack Backpack na mayroong dalawang hélice na magiging dahilan para makalipad ang taong magsusuot nito sa kanilang likuran, kung saan dahil simple lamang din ang device nito ay madali lamang siyang makokontrol ng taong may suot-suot. Kung kaya't inaasahan na ang Copter Pack na raw ang magiging trend sa hinaharap, kung saan ng bawat isang tao ay meron nito upang marating ang mga lugar na kanilang pupuntahan. Patuloy pang pinapahusay at pinapaganda ng mga eksperto ang backpack na ito upang parehong mabilis at ligtas niyang mapalipad ang taong gumagamit sa kanya sa kalangitan. Number 6, Lift Aircraft Hexa. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga eroplano ay gumagamit ng napakaraming gasolina na talaga namang bumabawas sa ating limitadong resources. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mayroon pang isahang sasakyan ang ginagawa ng mga eksperto na gumagamit lamang ng kuryente at baterya para gumana? Ang sasakyang ito ay ang Leaf Aircraft Hexa na mapapansin mayroong 18 propellers na matapos sumandar ay magpapalipad sa sasakyan na kaya lamang daw magsakay ng isang tao, dulot na hindi pa gaanong kalakas ang sasakyan na ito, kung kaya't magagaang tao lamang din daw ang kaya niyang isakay, na naging dahilan para magkaroon ito ng limitasyon patungkol sa timbang ng mga taong sasakay dito. Upang masiguradong walang magiging diskriminasyon ng Leaf Aircraft Hexa patungkol sa mga pasahero nito, ay kasalukuyan pa itong inaayos at ini-improve ng mga eksperto upang makayanan nitong malipad anuman ang timbang ng susubok na sumakay.
Number 5, Flybird. Sigurado akong pamilyar ka na sa device na ito na kadalasang ginagamit ng mga turistang bumibisita sa dagat. Sa kadahilanan, ang flyboarding ay isang ligtas at sobrang enjoyable na aktibidad na talaga namang gugusto yung masubukan ng kahit na sino. Dulot na matapos mong ikabit sa iyong device ay hihigupin ito ang tubig mula sa dagat at malakas na i-spray ito palabas na magiging dahilan para lumutang at tila ba lumipad ka mula sa pwersa. Dahil ginaganap din sa karagatan ng flyboarding, ay sadyang ligtas itong gawin. Dulot na kung sakaling mo magkaroon ng problema ay babagsak ka lamang sa tubig. Kung kaya't maliban sa mga hindi marurunong lumangoy, ay sadyang walang magiging problema kung susubukan mo ang aktibidad na ito na nakadesenyo lamang para magbigay ng enjoyment sa mga tao. Number 4, Plain Vision Air Car. Noong nakaraang mga dekada ay hindi may tatanggi na ang inaasahan ng mga tao ay meron na dapat tayong lumilipad ng mga sasakyan sa kasalukuyan. Na maniwala ka man sa hindi ay totoong nagawa at atin nangang nagampanan kung saan ang isa sa mga halimbawa ng nagawa ng lumilipad na sasakyan ay ang Plain Vision Air Car na pwedeng sakyan ng dalawang tao na pareho nilang magiging transportasyon, pangkalsada at pangkalangitan. Dulot na tila ba pinagsama itong kotse at eroplano na parehong magagawa ang kapabilidad ng dalawang sasakyan. Simula pa noong buwan ng Enero ng nakaraang taon ay meron ng pahintulot na ibenta at ilabas sa merkado ang Plain Vision Air Car. Kung kaya't may ilan ng mayayamang mga tao ang nagmamay-ari nito na hindi pa nila tuluyan ding magamit dahil sa wala pa silang lisensya para mapatakbo ang sasakyan sa kalangitan. Number 3, DeLorean Aerospace. Number 3, DeLorean Aerospace DR7. Kagaya ng Plain Vision Air Car ay isa ring uri ng lumilipad na sasakyan ang DeLorean Aerospace DR7. Ngunit ang tanging kaibahan lamang nito ay ang Plain Vision Air Car ay mayroong simpleng disenyo at itsura lamang na maalat ng pinagsamang kotse at eroplano lang. Habang ang DeLorean Aerospace ay tila ba isang sasakyan na nagmula pa sa pelikulang fiction. Dulot na madali lamang itong mapagkakamalang isang spaceship na ginagamit ng mga alien. Dalawang propeller ang meron ng sasakyan na ito na pang isang tao lamang kung saan ayon kay Paul DeLorean na may-ari ng kumpanyang gumawa nito ay pareho lamang ang kontrol ng sasakyan sa ordinaryong mga kotse kung kaya't hindi mahihirapan ng kahit na sinong subukang kontrolin at paliparin ito. Number 2, Flying Train. Kung pamilyar ka na sa mga sasakyan na tren ay sigurado akong alam mo na na isa ito sa pinaka-ini-improve at ini-evolve ng mga eksperto. Pero lumaban na pati ang paglipad ng sasakyan ay pinaplano ng gawin? Ganito ang gustong gawin ng mga eksperto mula sa bansang Russia. Kung saan ang tila ba eroplano ay kayang magsakay ng daan-daang pasahero na lubos daw na makatutulong sa bilis ng transportasyon ng mga residente sa lugar. Ang kaibahan lamang daw ng flying train kumpara sa eroplano kung kaya tinatawag pa rin itong tren ay dahil sa meron pa rin nakakabit na cable sa sasakyan na nakakonek sa relays sa ibaba nito. Pero ang nagbibigay ng enerhiya sa tren at magsisilbing tagaturo ng direksyon nito sa kanyang paglipad. Number 1, Flying Surfboard. Ang isa sa pinakasikat na sports na ginagawa sa ating karagatan ay ang surfing, na hindi may tatangging nagagawa lamang sa tuwing mayroong alon. Pero dahil sadyang delikado ang aktibidad na ito, dulot na pwedeng matabunan ng alon ang nagsasurfing na magiging dahilan para malunod siya, ay talaga namang ikinatuwa ng lahat matapos ilabas sa merkado ang flying surfboard na magiging dahilan para tila ba lumulutang sa ibabaw ng tubig ang taong gagamit nito na makatutulong daw upang makapag-surf pa rin ang kahit na sino, magkaroon man ng alon o hindi. Dahil dito ay higit na mababawasan daw natin ang napakaraming mga insidente sa pagsasurfing na madalas nangyayari taon-taon dahil sa dambuhalang mga alon. Kung kaya't hindi may tatanggi na ang pagka-imbento ng flying surfboard ang isa sa mga sasakyan na babago sa ating planeta sa panahong kasalukuyan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakarami ng mga bagong uri ng sasakyan ng naimbento at kasalukuyang pinaplanong ilabas at ipakilala sa publiko kung saan ang bawat isa sa mga ito ay naglalayon na tulungan at padaliin ang buhay ng mga tao na kung tatangkilikin at masasanay na gamitin ang ganitong makabagong sasakyan ay hindi may tatangging babago sa paraan ng pamumuhay natin sa ating planetang ginagalawan. Kaya para sa iyo, alin sa mga sasakyan na ito ang sa tingin
mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.